So, good morning mga Ka-EBL. So, it's a Friday morning po. So, nandito po tayo ngayon sa yard natin. Dito po sa SRP Kansuhong Cebu. Bali, interview po natin yung kasamahan ko po dito sa EBL Cebu Motor Traders. Bali, siya po yung contractor natin dito po sa pag gumagawa po kami ng mga FB type. Ito po yung taong isa sa pinaka magaling sa FB fabrication po. So ito ha, kwento ha, on this spot to ha. So Jerome, ang pangalan po niya is Jerome CEREÑO. Bali, sa totoo lang po, nung nag-start po yung surplus sa Cebu, bali, natuto po siya ng welding dahil po sa kanyang papa. Kasi sa totoo lang po, sa Cebu City, dito talaga nag-originate yung mga surplus. Dati, gawa pa ng mga jeep na assemble jeep way back 1980s, kung di nyo po malalaman. Dito po talaga nag-start sa Cebu. Yung tawag po namin doon is GP. Naalala mo ron? Tamaraw. Mga GP pa. Oh, doon talaga. Yung nag-start po noon is yung mga Albert Surplus. Isa po yun sa pinakamalaki at nagsimula po talaga ng surplus dito sa Cebu. Albert Surplus. Yung Ison. Yung Norquis. At saka ano pa yung iba, Ardak. Yun po talaga yung mga pioneer po sa surplus industry sa Cebu City po. Not Cebu City alone po mga ka-EBL, sa Central Visayas or maybe Kuan, the whole Philippines ata, sila yung mga pioneer. Anyway po mga ka-EBL, yun nga yung story ni Jerome. Rome, stop muna, interview muna tayo. Kasi gusto ko lang pakita sa inyo na kung gaano ka-skilled yung mga tao natin dito sa EBL Cebu Motor Traders. Rome, pwede ka mag-Bisaya, pwede ka din mag-Tagalog. So, sabihin mo lang kung saan ka natuto dito sa pag-welding, pag-fabricate, pag-convert ng mga unit natin. Pakilala ka, Rome. Ako po si Jerome CEREÑO. Oh. Natuto po ako sa ano symbol sa body pub sa ama ko. Sa ano man Mandawi. Mandawi. Saka dito pagkatapos sa Mandawi, natapos ang aming trabaho, dito lang kami stalisay sa Albert Surplus. Oo. Sa conversion ganito pag symbol ng FB. Oo, tapos ito ang aming trabaho kada araw-araw. So ilang years ka na? Mga sa lahat-lahat, hindi lang sa EBL. Sa EBL, mga 6 years na. 6 years na. So, pero lahat-lahat, yung experience mo? Mga 20 years naman siguro. 20 years na? So, ganun po, katagal na po yung mga tao natin na nakuha. Which is, I'm so happy po. Kasi nga sa mga tao ko, isa to sa medyo mahirap naman magmayabang. Basta magaling tong tao to. When it comes to conversion, FB fabrication, so dito po sa amin, pinalalabas talaga namin yung ano yung skills ng tao, at saka kailangan mas maging magaling. Kung magaling na sila dati, mas maganda if mas magaling pa sila ngayon, di ba? So sa ganitong FB fabrication po, Sir Jerome, gaano ba katagal yung pag-fabricate po nito? Halimbawa, yung multi-cab po. Mga 2 weeks. Ganyan katagal yung nag-assemble ng FB. So, 2 weeks na? Oh, layout ka pa. Then, assemble pa. Assemble pa? Oh, gumagawa ka pa ng ano. Puntahan na, sira. Oh, sira. So, yung tapos, finishing. Finishing. Tapos na lahat din. Gawa na ng iba. So ang sa atin dito, halimbawa, ilang feet ba to yung multi-cab na ginagawa natin?
8 feet to. So, okay. Ibig sabihin, 8-seaters. 8-seaters po, mga ka-EBL. Bali, FB. Bali, lagyan natin ng glass. No? Glass. So, ang ginamit nating materials po dito, ano po? 1.2 ang steel plate. 1.2 yung ginamit natin na steel plate. So, makapal talaga. So, ito, itong mga groove na to, bali, pinabending na lang natin. Kasi wala naman tayong bending machine dito, di ba? So, mga ka-EBL, so, ngayon po, ito, ang ginagawa niya is, ito yung top niya, roof niya ng FB. So, bali, next week, i-update ko kayo sa unit na lalagyan pa natin ng extension, ano? Siding. Yung siding. Tapos, i-kuha na lang natin to. So, most probably po, sa ngayong next week, meron na kayong makikita na bagong unit natin ng FB po. So, anong masasabi nyo po? Masasabi mo sa trabaho mo? Masaya ka ba dito? Okay ba yung EBL? Anong gusto mong pwedeng sabihin natin sa mga kliyente natin na nagpapagawa ng ganitong unit? Kayo, alam nyo lang ay sa mga kliyente namin, masaya akong magtrabaho dito kasi pakyawan to eh. Pakyawan. So, araw-araw kasi kapiram tayo, maraming pira basta marami ng unit. Basta maraming unit. So, walang unit, wala din pira. Wala din. So, anyway, sana mas dumami pa yung mga clients natin na nagpapagawa. At least, masaya tayong lahat. At saka, ang importante is mabigyan natin yung quality. Unit yung clients natin. Yun din lang daman ang tinitingnan natin is maging satisfied at saka maging masaya yung mga clients natin na nakakakuha ng mga unit sa atin. So again, Jerome, maraming salamat. Okay, pasensya na sa pag-istorbo ko. Okay, sa trabaho mo. So keep it up, the good work lang. Yes, Jerome. Okay, salamat po, mga ka-EBL. Thank you po. Sa susunod ulit.